Welcome to Peter Shares 2.0 Listen, Pray, and Reflect. We have that turning point in our lives na pakiramdam natin empty tayo. Wala tayong kwenta or we're not enough sa mga taong minamahal natin. It's either family, friends, girlfriend, boyfriend, or minsan bilang isang individual para sa iba. Sa episode natin ito, Joyce, binibigyan tayo muli ng pagkakataong lumapit sa Diyos. Gayong sigurado ako, lahat tayo ay nakaranas ng mahusgahan. Gaya ng ebanghelyo na ibabahagi namin sa inyo ngayon. At ngayong araw ay ating matutunghayan ang kwento sa ebanghelyo ni Marcos. Kabanata 6, talata 1 hanggang 6. Si Jesus ay nagbalik sa kanyang bayan at nagturo sa isang sinagoga. At sa kanyang pagtuturo, nagtanungan ng mga tao kung siya nga ba ang anak ng karpintero at kapatid ng mga nakatira din sa bayan. Subalit sila ay namangha lahat sa taglay na karunungan ni Jesus. At hindi nila pinaniwalaan ang mga sinabi ni Jesus. Pagkos ito'y inapi, minaliit, at inusgahan, anong habang karapatan ng isang anak ng karpintero mangaral sa mga nag-aral ng batas, nag-aral ng pananampalataya noon? Anong nga bang papel ng isang anak ng karpintero para magturo sa isang sinagoga? Hindi kailangan makipaglaban ni Jesus ng dahas para lang sa kanyang sinasabi, sapagkat paghanda ang pusong makinig, ito ay titimo sa puso at magtutungo sa isipan ng isang tao. Siguro kung i-relate natin ang buhay ni Jesus sa panahon natin ngayon, punong-puno pa rin ng pangungusga ang mundo natin. Tayo mismo sa ating kapwa ay patuloy tayo nakapangusga sa kanila. Muli, ang aral natin ngayon ay pangungusga. Nawa ang mga natamo nating pangungusga galing man sa ibang tao o sa ating kapamilya ay may pagdasal natin na hindi na rin natin maibalik sa ating kapwa, gayon din sa ating mga kapamilya. Pinapakilala namin sa inyo ngayon ang ating unang field reporter para sa ating Peter Shares 2.0. Pasok kalayan dyan! Andiyan na pala kayo. Ahoy mga kalayag, ako ang makakasama nyo ngayong araw at narito ako upang mag-interview ng mga kalayag natin para tanungin sila kung sa tingin ng kanilang minamahal, sila pa ba ay sapat o kulang? Bakit? Hindi ko pa po nararamdaman na naging sapat ko. Nung bumalik ako sa pag-serve, kaya nandito ko huling naramdaman na naging sapat ako. Hindi ko pa siya naramdaman kasi hindi ko alam kung kailan ako naging sapat para sa kanila. Hindi ko pa siya nararamdaman kasi alam ko sa sarili ko na madami pa akong kulang na dapat i-fulfill at madami pa akong mali na dapat i-improve at saka ayos. Kailan kong huling naramdaman na sapat na ako? Nung sinabi niyang mahal na mahal niya ako kasi anak niya ako. Well. Balik sa inyo, Joyce and brother. Kung isa ka man sa nakararanas o nakararamdam ng pagkukulang sa iyong sarili, kalayan, miss ka na ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya at dumulog. Minsan kasi brother ko, kailangan lang natin ng isang mahigpit na yakap. Di ba nga kapag nalulungkot tayo, isang akap lang ang taong nagmamahal sa atin ay gumagaan ang ating loob. Ganun din ang Panginoon sa atin. Kung isang akap nilang sa atin, gagaan ang ating loob. Pero paano kanya yayakapin kung malayo ka sa Kanya? Isang hakbang lang, Joyce. Ilapit mo ulit ang puso mo sa Kanya. Una, do all things with love.
Gawin mo ang isang bagay hindi dahil sa impluwensya ng iyong mga kaibigan o dahil sa puso. Gawin mo ito dahil gusto ng isip at puso mo. Dapat interconnected sila. Pangalawa, learn to let go of the things that make you feel down. Huwag mong hayaang manatili sa buhay mo ang isang bagay, lalong-lalo na kung ito ang magiging dahilan para hindi ka magpatuloy. Matuto tayong bitawan pansamantala ang bigat na ating nararamdaman upang makausad tayo. Pwede natin itong dalhin muli kung sa tingin natin ay karapat-dapat para sa atin at para sa Diyos. Pangatlo, have strong faith in God. Kausapin mo ang Diyos, naririnig ka niya. Lahat ng inanayin mo sa mundo ay ipaalam mo sa Kanya. Lahat ay binibigay niya, lahat ng ninanais mo ay ibibigay niya kung makabubuti sa iyo. Have faith and courage. Number 4, forgive yourself. Lahat tayo nagkakamali, nadarapa at nadudulog. Pero babago pa rin. Kung ano man ang naging past decisions natin na sa palagay natin hindi nag-work out sa atin, let it go at matuto tayo. Forgive yourself. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil nangyari yan at dati yan ang Panginoon. Have the faith, sabi nga sa number 3. Tuloy ang laban, mga kalayag. Kaya para mas makasabay pa kayo sa ating paglalayag kasama si Pedro, alam na kindly like, share, and comment ang ating episode ngayong araw. And don't forget to subscribe and follow our YouTube channel and Instagram account for more updates. Bukas na ulit ang Peter Shares para sa mga nagnanais na magpapromote ng kanilang business. Malay nyo, isa o higit pa sa ating mga kalayag ay maging solid customers ninyo. I-message lamang ang ating Facebook page. Maraming salamat sa Kilt Carabies para sa masarap na puto banana. I-message at i-follow lamang ang kanilang Facebook page na nasa ibaba para umorder. We are having pre-selling of our columbary units located at Garden of Resurrection, St. Peter Parish Shrine, Columbary. Magkakaroon ng 10,000 pesos discount sa mga kukuha, kaya avail na! Hanggang sa muling pagkikita, paalam at kita-kits mga